We're working hard on making sure that we have a pension plan both for the AFP and for the police na maging self-sustaining. Mayo ngayong taon ang binanggit ni Pangulong Bongbong Marcos ang plano niya para amyendahan ang Military and Other Uniformed Personnel o MUP pension system. Masyado kasing malaki ang nagagastos ng gobyerno dito kada taon. Na kapag hindi naayos ayon sa Pangulo, makakaapekto sa mga onopermadong manggagawa ng bansa. Kasi kung ganito, pabawas na ng pabawas ang pondo niyan, after a while, maubos na yan. Ang prediction ko, if we keep going the way we do, within 5-6 years, wala na, we will have to do something else. So, kaya ang Kamara gumagalaw na para sa katuparan ng plano ng Pangulo. Martes ang umaga, August 15, na mag-convene ang ad hoc committee para dito. Pero bagong hearing, katakot-takot raw ng consultation meetings ang ginawa ng economic team ng administrasyon. Lalo na't crucial ang issue dahil pensyon ng mga nagbuwis ng buhay ang nakataya. The team conducted over 30 roadshow consultations, focus group discussions, and technical working group meetings with various service branches of the AFP, PNP, BFP, BJMP, Bucor, and NAMRIA across the country. Naging hamon sa pamahalaan ng MUP pension issue, lalo't dinoble ni dating Pangulong Duterte ang sahod ng mga sundalo at pulis noong 2018. Maganda ang naging hangarin ng dating presidente, pero hamon raw ang budget kung saan ito kukunin. Pero sa pagdinig ngayon sa Kamara, napagkasunduan na bumuo ng isang MUP trust fund at siniguro na walang diminution o pagbaba sa pensyon na matatanggap ng MUPS. Kabilang sa mga naprobahang provisyon ng mga sumusunod, mananatili ang one rank higher promotion sa retirement, mga pagbabago sa longevity pay pati ng lump sum benefits, 3% annual increase sa sahod, pension indexations at unti-unting pagtaas sa kontribusyon. Ayon naman kay Ad Hoc Committee Chair Joey Salceda, nagkasundo ang lahat ng concerned sector na mangolekta para sa pensyon. Ang malilikom na pondo, daragdagan naman daw ng national government. Magre-retire at 57. Lahat ang kanila pong pensyon based sa 90% ng kanilang base pay and longevity pay, lahat pwedeng mag-optional retirement at 20 na meron din pare-parehas din times 1 month, hindi na 1.25, 175, 2.5, iisa na rin. Magko-contribute din sila like everybody else in public service. Nang 9 sa kanila, 12 sa national government. Kung iisipin nga, dahil dito, mas malaki po ang ilalaan ng gobyerno para sa MUP, para sa military uniform personnel, ng halos 70 billion para po sa counterpart ng government. So sa bawat pisong ilalagay nila, maglalagay ng government ng 150. So lamang pa po sila. Hindi itong huling pagkakataon na pag-uusapan ng MUP reform system dito sa Kamara. Ang mga kongresista naman umaasa na hindi babakuhin bagkus susuportahan ng mga senador ang bersyon nila ng panukala. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, MJ Mondejar, SM9 News.